guys. Senador! Buti po, kamusta po kayo? Opo, malaking kabayo po ako. Opo po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din, boss. Maraming salamat naman po. At sa dinami-dami ng mas makabuluhang bagay na pwede niyong gawin, mas pinili niyong makasama ako ngayong gabi. Kailangan natin mag-relax. Ayan. Alam niyo po, idol, bukod po sa inyo, idol ko po ang tatay ninyo na si, si Senador Pepe, Nene Pime, Pepe Pimentel. Naiya ako. Nag-init yung tenga ko sa kahihiyan. Napahiya ako talaga. Sabi ko man din, idol. Hindi, sorry po. Natataranta lang po kasi kapag nagkakaroon akong kaharap ng mga ganito, mga kagalang-galang, formal. Pepe Pimentel! Hindi, alam ko naman. Hindi, idol ko po talaga ang tatay niyong si Lito Piment. Lito Pimentel! Hindi, ito, joke lang po. Senator Nene Pimentel. Oo, si Senator Nene Pimentel ang tatay o lumikha ng local government code. Hindi po. Ama. Senator Coco Pimentel, pag-usapan naman natin ang personal niyong buhay. Sige. Okay. So, ilang babae po ang niloko niyo nung kabataan mo? Hindi, biro lang. Kabataan meron ng isang Coco Pimentel bago pa siya naging senador? Well, sa akin palagay, yung kabataan ko, isang normal lang naman na kabataan. Ano po yung normal? Middle class kabataan, sama ang aral, sama ang lakwatsa, kasama ang barkada. Saan po kayo na grade school? Sa Ateneo de Manila. Simple yung Ateneo? Tapos high school, dun din, hanggang college. Oh. Ah, talaga po? Wala po kayong ibang alam na school? Wala. Sa Ateneo, antara? Hindi. Pagkatapos ko ng koleheyo, nag-UP ako sa College of Law. So may alam ako ibang school, UP. Uh-oh. Ah, ang bongga namang eskwelahan niya. Oo. Ateneo at UP. Okay. Nalaman ko, hindi po pa kayo nag-law talaga agad. Dahil BS Math ang kurso niyo nung college? Yes, oo. Kasi naman, dun sa mga gusto mag-abogasiya, kailangan kasi tapos ka ng isang college degree bago ka makapursu ng law. Pre-law. Ang tawag doon, pre-law. Pre-law. And sa kaso ko, BS Mathematics yung aking tinapos. Nagkakaso po kayo? Sa case ko, sa sitwasyon ko, BS Mathematics yung aking tinapos. Ang hirap ng mathematics. Diyos ko, napakaraming estudyante yung pinagkakasumpa-sumpayan ng subject na yan, lalo na ako. Ang hina-hina ko sa mathematics. Ano bang ang kurso mo, Vice? Political science po ang kurso ko. Wow, so ano ka pala? Potential lawyer ka sana. Ano po? Potential lawyer na political science. Alam mo, ang karamihan na alam ko, pag political science, naglolo yan eh. So, opo. Naligaw po kasi ako ng landas, kaya hindi ko po na ipagpatuloy. Pero may mga mangilan-gilan naman po ako natutunan sa political science. Pero at least meron kang background in law. For example, yung Constitution, sigurado ako, familiar ka ron. Yes, the Constitution. Because the Constitution is the most fundamental, the basic, and the supreme law of the land. Tama, exactly. So, tatandaan ko pa yan. Alam mo, ako yung nagtuturo ng law before ako naging senador. So, yung mga ganyan sagot, perfect yan. So, can you now recite the preamble? Preamble. You know what preamble is? It is the prelude to the Constitution. It is the first part of the Constitution. Before you see the Article 1, which is the national territory, you will first see the preamble. Wow. The preamble of the 1987 revised Constitution of the Republic of the Philippines states that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our democracy the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this constitution. Wow, perfect, perfect, perfect. Iyon ang perfect recitation. Opo. Sa apat na taon ko po sa political science, yan lang po ang nakabisado ko. Kaya hindi ko na po tinuloy ang pag-aabugasiya. Opo, kayo? Pero at least, hindi importante. Alam mo, pagdating sa education kasi, hindi naman importanteng ma-memorize mo lahat. Importanteng masabi mong may natutunan ka. Oo. And at least pagdating sa preamble,
guiding principle ng Constitution yan. Yeah. So lahat ng provision sa Constitution, ang pagbasa natin, babalik tayo sa preamble. Correct. Dahil ang kabuuan ng Constitution, makikita mo sa preamble. Yan ang summary ng Constitution, ang preamble. That's, hindi po that's ba? That's correct. That's correct. Dapat pag-aralan natin yan. I give high regard to education because I believe that through education, we receive light. With that light, we receive hope. With that hope, we pursue our dreams. And with those dreams, we foresee a bright tomorrow. Right! Anong ginagawa ko dito? Nagle-lecture? Matatas pa po ba kayo tungkol sa mga mathematical problems? Well, subukan natin kasi siguro naman hindi ko naman nakalimutan yung mga prinsipyo din sa... Marunong pa siguro ako mag-add at saka mag-multiply. Kaya BS Math po ang kurso nyo, talagang magaling mahilig sa ako. Math? Mahilig ako talaga sa mga figures. Oh. Mahilig ka sa mga figures. So what can you say about this figure now? Okay. Tingnan natin. Ite-test natin. Ito'y biruan lamang naman. Negra, pwede ba bang ipasok dito ang whiteboard na ang layo-layo sa kulay ng tuhod mo? Okay. Pero ay, ganito ang gawin natin. Magkaroon tayo ng simpleng ano, patimpalak sa matematika. Aha, sino magaling sa math dito sa ano? Sa studio audience natin. Alika, basic lang to. Ay, yung taga-ama, alika dito. Yung nag-aaral ng business administration ba itong batang ito? Alika, dali. Oh, mga simple math problems lang naman itong gagawin natin para lang may katunggali itong si Senator Coco. Kailangan natin ng isang tagapaghawak pa para kay Senator Coco naman kasi manual to, walang gagamit ng calculator. Alika rito. Ang katanungan ay lalabas sa ating LED. What is the square root of 2012? What is the square root of 2012? Ang makakasagot ay may premyo. Ang di makakasagot, tatanggalan ng bagang. Alam mo, ako, seriously, hindi ko alam kung paano kumuha ng square root kung hindi gagamit ng calculator. Yung manual na ganyan, hindi ko alam ang proseso. Kaya nauunawaan kita kung di mo rin alam. Estimate na lang kasi opo, hindi to perfect square. You know, so. Ah, estimate na lang daw kasi hindi siya perfect square. More or less 44.7. More or less 44.7. Kasi hindi siya perfect. Ang tanong ay, the square root of 2012 is 44.85. Almost! Ay! Ang taray! Maraming salamat sa'yo. Ang laki ng naitulong mo sa amin. Oo, ikaw ang sumasalamin sa mga mag-aaral ngayon. Nakakaloka. Congratulations, Senator Coco. Makakaupo na kayo. Salamat. Alam niyo po, kaboses niyo rin yung tatay niyo, no? Ah, ganun ba? Oo po. Mabuti naman. Niyo. Idol niyo po yung tatay niyo. Kasi of course, of course. Pareho kayong naging abogado. Pareho kayong naging senador. Tapos... magkaboses kayo. Tapos ang pangalan niyo, simple lang rin. Nene, yung kanya, kayo naman po, Coco. Bakit po Coco ang palayo ninyo? Naniniwala po ba kayong kahawig niyo si Coco Martin? Aba, maganda yan. Hindi. Ang nagpangalan sa akin, lolo ko eh. And then, nung tinanong ko rin siya, bakit Coco ang pangalan ko, lolo? Kasi tinutokso tuloy ako ng coconut. Oh. So, ganun. So, sabi niya, hindi, pinangalan kita sa isang local hero sa Cagayan de Oro. Ay, bayani nung, pala yun. Nung time pa ng mga Espanyol. Na ang pangalan ay? Coco Pabayo. Ano po? Pabayo. Coco Pabayo. Lilinawan ko. Ang sinabi ni Senator, Pabayo. Pabayo. Hindi kabayo. Pabayo. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga maiinit na issues na tinatalakay ngayon dito sa lipunan. Katulad po ng RH Bill. Kayo po, ano po ang stand nyo sa RH Bill? Well, sa akin palagay, hindi na siya kailangan. Kasi hindi naman bawal eh. Yung gusto nilang bilhin sa RH Bill at gawing available sa taong bayan, pwede nang bilhin ngayon yun eh. So wala, hindi wala pa man dintong batas, eh nangyayari naman na. Oo, pwede na. So sabi ko, yung pera na gusto nilang ipambili ng mga condoms, ganun, sabi ko, ano na lang natin, scholarship na lang natin sa mga medical students, sa mga doktor, panglinis natin sa mga hospital para walang infection. So, pero wala naman siguro tututol dun sa idea na responsible parenthood. Opo. Sino ba naman ang ayaw na responsible ang mga parents? Opo. Doon lang po tayo nagkakaiba. Ilan po bang anak niyo? Dalawa lang. Oh. Kayo, nakakaluwag-luwag na kayo sa buhay, pero dalawa lang ang anak ninyo. Nagko-condom po kayo, sir? Yeah, siguro naman.
at 48 years old. Opo, siguro parang hindi, wala namang yata maniniwala pag sinabing kahit isang beses hindi naranasan, di ba? Alam niyo po, kamakailan nag-guest din po rito si Senator Angara at saka po yung anak niya. Tapos tinanong ko po siya, kung sakasakali po akong tatakbo sa pagiging senador, ako po ba ang kauna-unahang baklang senador? Tapos bumulong po siya sa akin ang sagot. Sabi niya, hindi daw po. Kung sakaling maging senador po ako, ako po ba ang kauna-unahang baklang senador sa tingin ninyo, Senator Coco Pimentel? Sa tingin ko, ikaw unang baklang senador na hindi nahiya sa pagiging bakla. So, sinasabi niyo po ba, hindi man tahasan at direkta, ngunit sa aking pansariling pagkakaunawa, ang aking pangunawa po dyan eh, meron ng baklang senador, hindi lang lantaran? Well, mahirap nga mahirap nga mag-accuse. Pero gusto ko sabihin, walang naglantad pa dyan. So, if ever maging senador ka, qualified ka na sa age mo, eh, you will be the first. Pero may naamoy ka po ba? Hindi ka hindi ako sure. Hindi ko alam kasi wala na akong problema. Pero may naamoy lang akong konti. Pero hindi ako sigurado. May ganito alam mo kung ako yung nag-aamoy-amoy ng mga kapwa ko lalaki, ako ang pagdududahan. Taray. Paano pag stress po kayo? Anong ginagawa niyong pangtanggal ng stress ninyo? Kuminsan, kakanta. Kumakanta po kayo? Ano pong kinakanta niyo? Well, sa era ko, mga 70s, 80s yung mga kanta noon. Ah, talaga po. Sino po ang paborito niyong artist sa era ninyo? Well, Billy Joel, Eagles, ganyan. Pwede po ba namin kayo hinga ng sample ngayon? Kasi bihira tayo makarinig ng isang senador na kumakanta. Diba? Pwede po ba namin kayo maringgan ng masample naman dyan? Hindi, biglaan po ito. Hindi po handa si Senator. Kaya naman, nakapag-rehearse siya kanina. Oh, didn't want to do it, but I got too lonely. Yeah! Had to call you up in the middle of the night. I know it's awful hard to try to make love long distance. But I really need stimulation. Though it's only my imagination. It's just a fantasy. Oh, oh, it's not the real thing. Just a fantasy. Oh, it's not the real thing. Oh, sometimes a fantasy. Oh, is all you need. Yes! Ay, palakpakan natin ang bongga. Alam niyo po ba na ang sikat na sikat na sayaw ngayon ng mga kabataan ay yung Gangnam Style? Narinig ko na. Oh. Gusto niyo po bang i-try na sayawin natin yung Opa Gangnam Style. Tingnan nga natin ang Coco Pimentel Style. Okay? Madali susundan lang po yun. Oh.